pagsakim ka, may karma ba? Sa isang bayan o sa isang lugar sa Africa o sa Antarctica at sa mga malalamig na lugar, para silang makahuli ng lobo o yung wolf na tinatawag natin, ang ginagawa nila, pinalalamig nila yung mga dugo ng mga karne at ang dugo ng mga namatay na animal, at yun ang binabalot nila unti-unti sa isang matalas na double-bladed na knife. At yun ay pagkatapos silang napaikutan ng napakaraming naging yelong dugo, ay ito yung inabawon nila sa lupa. At pag dumating ang mga lobo at naamoy nila na may dugo, kanilang lalaplapin o kanilang didilaan ng husto ang yelo na dugo. So, sa kalalaplap nila, hindi na nila namamalayan na dumarating yung panahon o yung pagkakataon na ang nilalaplap na nila ay sarili nilang dugo dahil tumatama na ito doon sa matatalim na double-bladed knife. Kaya nga sila ay namamatay. Yun ang paraan na ginagawa nila sa mga malalamig na lugar para hulihin ang mga lobo o yung mga tinatawag nating wolf o yung mga jungle wolves o yung mga tinatawag nating snow wolves. So mga kababayan, ganun din. Pag ikaw ay sakim at lagi mong sarili ang iniuna at iniisip at wala kang pakialam sa kapakanan ng kapwa mo, darating ang panahon na ang kasakiman mo ay magiging sanhi rin ng iyong pagkalubog at iyong pagkabigo. Kaya ang mga taong sakim, merong karma. Kaya tayo mga kababayan, mag-ingat tayo because may kasabihan, merong divine justice. Pag naging sakim ka, tiyak na pagbabayaran mo yan sa isang panahon at sa darating na panahon. Oras lang ang binibilang at merong kang hustisya na harapin. Kung hindi hustisya ng tao, hustisya ng langit. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Tsai, ang inyong God ng bayan.